bilang isang group, di ba, mag-encourage kayo sa isa. Encourage. So, yun. So, ibig sabihin, imamotivate nyo lahat ng isa para lang makuha nyo yung pinakamit nyo, pinakagoal nyo. So, yun. So, our topic for today is about... Yun, ang topic for tonight is encouraging one another. Yung scripture reading natin, kung may mga Bibles kayo, makikita siya sa 1 Thessalonians 5:11. Sino may Bible? 1 Thessalonians 5:11. Mukhang naging joy ka tayo, basang-basa ka. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you are, just as you also are. Sa version ko ng Bible na ginamit ko, therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing now. Okay. Balit ba yung encouragement? Isa siya sa pinakamalaking factor, pinaka-importanting bagay na kailangan natin bilang mga Kristiyano. So, isa sa pinaka-mahalagang aspeto sa atin, sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kasi, hindi naman tayo mag-i-stay sa pananampalataya natin kung wala tayo encouragement galing sa mga kasama natin, sa mga kapatid natin, di ba? Ayun, sabi dito, every time we go to work or school or church, we are encouraged, but sometimes there are also things that makes you discouraged. Meron pa rin mga bagay na hindi may iwasan na ma-discourage tayo, na mag-fall back, na yun, mag-backslide, na-stumble. So, bale, yung sa sharing natin, yung sa guide questions natin, meron akong mga tanong sa inyo, tapos, malamang sasagutin nyo siya ng isa-isa tayo. Ayun. Number one question, what makes you encourage or discourage? Ano yung mga bagay na nakaka-encourage sa inyo at yung mga bagay na nakaka-discourage sa inyo? Number two question, what is the greatest discouragement in your life that you have ever faced? At paano kayo nakapag-deal? Paano nyo na-cope up yung discouragement na yun? At number three, how can you be an encouragement to the people around you? So number one, ano yung mga bagay na nakaka-discourage sa inyo? O yung mga nakaka-encourage sa inyo? Tapos number two, ano yung discouragement na napagdaanan ninyo at saka paano ninyo nalagpasan yun? At yung number three, paano kayo makaka-encourage sa mga tao na nasa paligid? Okay? I give you one minute. Wait lang. Reveal yung birthday. Oo. Okay, magpaalam ka na ngayon pa lang. On air. Binabati ko. Sponsor. Salamat sa mga sponsors. Hi game. Ano yung una? Ano yung mga bagay na nag-encourage sa'yo? Sa isang i-discourage sa'yo. Isang sagot lang sa mga bagay na nag-encourage sa'yo. Ito. Self-explanatory. Kayo na nakikipag-cooperate, very willing na mag-commit na 2 or 3 hours every weekend para sa care room. Tapos willing mag-stay after worship para mag-bonding, mag-fellowship. Iba yun eh. Hindi lang tayo nagsistay for our responsibility. But also, kasi nag-enjoy tayo. Nagkakanina, pinagpawisan ako. Ibig sabihin, nag-enjoy ako. Pero, okay pa na.
Ano yung isang bagay na nakapag-discourage sa'yo? Paano mo na ano na overcome? Dito sa ano sa dito wala pa naman ano, wala pa naman masyado. Siguro i-share ko na lang yung isa sa mga discouragement ko sa workplace. Siguro 'yun yung ano, 'yun yung parang yung makita mo yung differences kung ano ka, kung ano sila. I mean, sa mga nagtatrabaho dito, I'm sure you know what I'm talking about. May mga bagay talagang pag nakikita mo na discourage mo. I mean, hindi naman sa ano, hindi mo naman intention ma-discourage, pero because parte sila ng environment na ginagalawan mo, pati ikaw na ano, na naapekto ka rin. Hindi mo man gusto yun. Tapos paano ka nag-cope up? Paano mo na-overcome? Siguro ano, siguro inisip ko na lang na kaya ako nag-apply doon sa work ko na yun, kasi kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng pera. Hindi para magkaroon ako ng mga kaibigan na tulad nila, na gano'n. Kasi may mga, hindi talaga may iwasan yun eh. May mga tao talaga sa workplace na toxic. Yeah. Inisip ko na lang yun, tapos yung motivation ko na ginagawa ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Tapos yun, hindi para sa nila. Tapos, how can you be an encouragement to others? Ako kung encouragement ba ako sa inyo, o stumbling block, or nadi-discourage kayo pag nakikita nyo yung tsura ko. Ken? Joke lang. Ano, para sa akin, you can be an encouragement sa mga kapatid mo sa bahay. Pagka malambing ka, lagi mo silang inaalala, lagi mo silang kinakamusta. You can be an encouragement sa church kapag ganito. I mean, tingnan nyo, lahat kayo, makita nyo lang yung presence ng bawat isa. Kahit sabihin natin sa ano pa yung weekend na, makita nyo may mga dumating na, parang okay lang, hindi ka ano, kampante ka na parang nandyan sila. Alam nyo yung feeling na yun, nandyan sila may mangyayari mamaya na masaya. So that, for me, can be an encouragement. You can be an encouragement. Pakita mo na masayahin ka, i-share mo yung kung ano man yung nagpapasaya sa'yo, at gamitin mo yung mga talents mo para mapasaya mo. Thank you. Pile, left. Left. Ay, left. Ano yun, left? Ay. Left. G-cut mo dyan.
Parang lagi naman natin narinig yun, na kung sino pa yung gumagawa ng